Ako, nakakaiyak tong sa baba to kanina, maraming naiyak eh. Sige, Sherry. Yes po, ano bang tawag dito? Nakakaiyak, makapagbagdamdamin. Paano nga? Pati ako na. Nabulala ko. Pero idol, ayun nga, nakakaiyak po ito. No? Ano, nakaka? Nakakababag. Sige, nakaka? Nakakabagbag. Netizen, tulungan niyo ito si Sherry, bago nga sabi. Nakaka? Kumbaga idol, yung parang nakaka... Nakapanghinaan ng loob. Oo, yun. Parang ganun yung... Nakakalungkot na lang. Huwag ka na kasing maghanap ng malalim na term, eh pwede mo naman pasimplihin. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Nakasakit ng dibdib. Ito. Si Douglas Borge Jr., ito nga mga kapatid, humihingi po siya ng tulong kay idol kanina, no? Na sana magkaroon po siya ng karapatan sa kanyang anak. Dating OFW po ang kanyang kinakasama, pagdating po sa Pinas, kinuha na lang po sa kanya ang kanilang anak. May kasunduan po sila na hiraman sana sa bata, pero hindi naman daw po ito natupad. But take note, para malaman din ang lahat, na hindi sila kasal. Hindi po sila kasal. Nung mother, nung baby. Ito na po yung video na nakakaiyak, yung sinasabi ni Sherry na nakakasakit sa dibdib. Panoorin po natin. Looking back, I only wish I'd known that those precious moments would soon be gone. That if you grow apart and scatter far and wide like leaves in stormy weather, you may never come back together. These days won't last forever. We were naive. Ayun. Oof. Sige. Para maging patas, dapat dalawang side. Mapakinggan din natin. Umpisa natin kay Sir Douglas. Siya yung complainant natin. Sir Douglas Borge Jr., isa po siyang cook. Sir, magandang hapon po, Sir Douglas. Good afternoon po, Sir Idol. Marami po yung na-touch at naluha po doon sa video na napanood po kanina pang umaga hanggang ngayon. Kapapanood lang po namin ulit. Pwede yung pakikwento po sa amin yung nasa video. Bakit ho yung bata ayaw umalis sa inyo at todo kapit at umiiyak? At ano bang naging problema, sir? Parang ano kasi, sir, yung bata. Kasi nung pagdating niya, hinayaan ko siyang kunin na lang yung mga bata. Kasi may nagkasundo na rin kami na ibibigay ko sa kanya yung mga bata. Sabi ko, kahit ganyan yung nangyari sa atin. Bakit? Ano po yung nangyari? Naghiwalay po kami, sir. Bakit po kayo nagkahiwalay, sir? Pwede matanong? Parang nagkulang yata ako, sir. May pagkukulang ka. Dapat yan, dapat masabi mo yan para maging patas tayo rito. Ano po yung pagkukulang nyo? Sa oras siguro, sir. Tsaka financial din. Tsaka presence. Okay. Salamat po sa inyong honesty. Okay, so inaamin niya, Sherry, meron siyang pagkukulang kaya siya naghiwalay. Hindi niya bibigyan ng time yung kanyang family at pera. Isa din sa mga dahilan. Hindi siguro siya nakapagbigay ng tamang sustento para sa pamilya. Okay, so because of that, naghiwalay kayo, sir. Kaya si ma'am, Herlene, pumunta ng abroad para maghanap boy pang suporta sa pamilya. Yung pa yung ba yun? Hindi po, sir. Yung masama pa nga dun, sir. Yung nagsusumigap po sa Manila, magtrabaho. Malalaman ko na may iba na pala, sir. May boyfriend po siya. Opo. Habang nasa Manila po kayo. Opo, sir. Kasi pinauwi ko po yan siya, sir. Kasi nagkasundo kami kung sino mag-uwi na lang para mag-alaga sa mga bata. Okay. Kasi dapat kami magtatrabaho dalawa sa Manila. So sino pong naiwan sa Manila? Bali, sir, mula nung umuwi na po, ang malis na po siya ng abroad, umuwi na po ako, sir, at tinutukan ko na yung mga bata. Sabi niyo po, meron siyang naging boyfriend habang kayo po ay magkalayo. Opo, sir, huli ko na nga po nalaman eh. Bakit po yung baby na magkahiwalay kayo, naiwan sa'yo, ba't hindi po napunta sa kanya? Ito ba'y dahil pumunta siya ng abroad, habang nasa abroad siya, naiwan yung mga bata sa inyo? Dalawa ho ba yung anak nyo? Kasi ang nakita ko sa video, isa lang. Dalawa po sila. Opo, dalawa po. Okay.
So, habang nasa abroad po si ma'am, opo, yung dalawang bata na iwan po sa inyo? Opo, nasa akin po. Okay, so, nung pagbalik niya po, kinuha na niya yung bata? Opo, sir. Ano pong nangyari? Bakit ayaw niya pong yung sundin yung naging arrangement na hiraman? Hindi ko po alam, sir. Kasi kilala ko naman niya siya. Kung maayos lang na usapan na kami lang, kaya niya naman ipahiram yung mga bata. Yun nga lang po, marami na kasi nakikisali. Marami nang nagdidesisyon para sa kanya. Hindi siya nagdidesisyon na para sa sarili niya. Gusto kong maging patas dito, sir, habang hindi pa natin kausap si ma'am. Baka naman, okay, sir, habang siya ay nasa abroad, meron siyang nababalitaan na may ginagawa kayong kabalastugan. Hindi wala kaya? Po, sir. Wala? Wala. Opo. Oh, nagpapadala ba siya ng pera noon? Nasa abroad po siya. Nagpapadala naman po. In fairness. Oh. Baka naman nababalitaan niya yung perang pinapadala niya dito, iwinawaldas niyo lang. Kaya ganun na lang yung kanyang pagtingin sa inyo. Hindi naman po, sir. Kasi lahat ng pagdating ng pera, ginagrocery ko kaagad ng gatas ng mga bata sa pagkain. Mainam naman. Sige, sir. Kausapin natin si Ma'am Herlyn Lazona. Ma'am Herlyn. Yes po, Idol Abby. Si Sir Douglas umiiyak po sa kabilang linya at gusto niya magpatulong na mabigyan ho sana siya ng karapatan na mahiram yung bata at makita yung bata. Mukhang hindi ata kayo pumapayag daw. Opo, sir. Hindi po talaga ako pumapayag, sir. Bakit, ma'am? Kasi po, kasi yung unang hiniram niya, hindi niya po kasi binalik, sir. Ah, hindi niya binalik. Opo, kaya parang nawalan po ako ng tiwala sa kanya na ipahiram pa yung bata. Tapos, last pa po na binibrainwash kasi ng pamilya niya, mismo po doon sa bata nang galing. Okay. Tapos baka po hindi niya po nila ibalik. Baka kaya ayaw na ibalik ni sir yung bata inong matapos hiramin dahil nakita niya na meron na kayong ibang lalaki at hindi maganda para sa mga anak ninyo, nakikita na si mami ay merong ibang lalaki bukod kay daddy. Opo, totoo naman po yun, sir. Meron na po akong bagong kinakasama ngayon, sir. Actually, siya naman siya po yung nagsusupport sa dalawang bata kasi okay, hindi naman po siya nagsusuporta. Ah, kasi nga wala siyang trabaho. Opo. Ano kaya, ma'am, kung gagawa ulit tayo ng panibagong arrangement? This time, ma-involve natin yung DSWD, Women's and Children's Desk. Kung kinakailangan, ipapaabogado po natin ito na maghiraman kayo at itong si Sir Douglas susunod po sa usapan na isosoli tuwing hiramin niya yung baby. Okay ba sa inyo yun, ma'am? Ay, doon parang wala na po kasi akong tiwala sa kanya kasi ilang beses na po, dalawang beses na po, hindi niya pa naman po binigay. Tapos baka mamaya hindi niya na sa uli. Dali niya sa iba ko bar. Naintindihan ko po yung inyong pong pag-aalinlangan dahil meron na po palang history. Saka din po, halimbawa, pag hiniram niya, hindi naman din po siya yung mag-aalaga. Iiwanan niya lang sa mga magulang niya. Para nahihirapan na din yung magulang niya. Eh kung magulang lang niya po ang nag-aalaga, eh bakit po malapit sa kanyang mga bata? Siguro po kasi isang bahay lang din naman po sila. Sir Douglas, may mga aligasyon po. Si Ma'am Herlyn, opo, pakisagot lang po. Usap po kayo, sir, ni ma'am. Opo, sir. Sige po, sir. Di ba, tsaka po, hello po, Idol. Tsaka po, mas malapit sa kanya yung bata kasi nag-abroad po ako noon. Kaya medyo parang napalayo yung loob ng bata sa akin. Mm-hmm. Nung nasa abroad ba kayo, ma'am, hindi nyo tinatawagan yung bata? I-video call nyo para at least nandun pa rin yung connection? Nandun pa rin yung makikita ng mga bata na meron kayong concern at namimiss nyo sila? Tinatawagan ko din po, sir. Nag-video call din po kami. Minsan din nga lang po, hindi niya pinapakausap kasi nasa labas po siya. Wala siya dun sa bahay. Di ba binalik mo sa akin yung bata? Kasi sabi mo, makulit, matigas ang ulo, mahirap turuan. Kinuha ko yung bata, yung lalaki. Nung dumating yung lalaki sa akin, nandito na sa akin, nagsusumbong ang bata. Be, alam mo lang kung anong sinasabi ng bata. Hindi mo daw ano, ginagawa mo ba rin yung ginagawa mo dati sa mga bata? Palagi mo pinapalo. Tapos pag natutulog, di mo tinatabyan. Alam mo naman, di natutulog yan na walang katabi. Mas priority mo pa yung lalaki mo, tabihan. Ibibigay ko naman sa yung bata eh. Hindi ko naman pinagdamot sa'yo yung bata kahit kailan ba. Kahit pag tumatawag, pinapaano ko pa nga sa'yo, di ba? Ayun ang nangininano ko sa'yo. Kaya sabi ko, kung kukunin mo yung bata, unti-untiin mo lang. Huwag mong biglain. Kasi mahirap din sa kanila yon. Kasi nag-a-adapt na sila sa'yo. Problema kasi sa'yo, wala kang desisyon. Wala kang desisyon na sarili mong desisyon.
lagi kang umaasa sa mga ano mo. Yun lang naman hinihingi ko sa iyo eh. Hindi ko naman hinihingi na kukunin ko lahat ng bata. Yung mahihiram ko lang, okay na sa akin. Yung sinasabi niya ma'am na hindi mo raw tinatabihan yung mga bata sa pagtulog. Tinatabihan po sir, pinapatulog po sila bago ko po sila iwanan dun sa kabilang kwarto. Dalawa po sila sa magkatabi magkapatid. Kasi nga meron na kayong ibang kinakasama. Okay, opo, sige, kasi sige. Parang siyempre yung may mga bagay na hindi naman dapat nila makita. Tama. So kailangan naka-separate po sila. I understand po, naiintindihan po natin yon. Ma'am, kung halimbawa idadaan natin to sa maayos na usapan at meron pong pirmahan, hindi lamang po sa barangay, kundi maging sa DSWD na, kasama na rin po siguro yung PAW or kami po ang gagawa ng kasulatan, ipapagawa natin yung kasulatan kay Atty. Gary Tungol ng ACS Party List, kasama po yung DSWD, Women's and Children's Desk, na para masiguro na kapag naghiram itong si Sir Douglas, ibabalik din niya po yung mga bata. Okay ba sa inyo yon, ma'am? Pero bago mo sagutin yan, ma'am, ha, Sir Douglas, siyempre, kapag nagawa po namin ng paraan, ipapahiram na ni ma'am yung mga anak, huwag mo kaming pahiyain na baka opo, naman sir, hindi mo ibabalik. Eh kami, mga kaaway mo naman. Opo, opo. Ibabalik naman po. Kahit kailan po, hindi naman ako nagdamot. Siguraduhin nyo lang po na kapag halimbawa nagawa namin ng paraan na papahiram na sa iyong bata at madala mo, etc., ibabalik mo pag hiniram mo. Kasi kung hindi, kami mapapahiya kay ma'am. Ayaw opo, namin sir, mapahiya. Opo, okay. Opo. And then, maghanap po kayo ng trabaho. Wala kayong trabaho ngayon, sir. Meron po, sir. Good. Cook po kayo ngayon. Opo, bali may sideline pa po akong seafood. Ah, good. So bukod sa pagiging cook, meron pa kayong sideline, nagbebenta kayo ng seafood? Opo. Very good. Masipag si sir. Ma'am Herlene? Opo, I don't guess po. Narinig niyo po yung conditionist ko kay Sir Douglas? Payag siya? Opo, narinig ko po, I don't. Okay, so kami na po ang gagawa ng paraan, kami po mga magitan na magkakaroon ng maayos na kasulatan. This time, abogado na po yung gagawa ng kasulatan. And then, nandiyan po yung DSWD para magtistigo. Kasama rin po yung barangay, o tatlo-tatlo na. Para masiguro, plus kami, of course, masiguro na isusuli talaga ni sir. Kapag hindi sinuli ni sir, kami po ang maghabol sa kanya, kami po ang balikan nyo para masiguro na talaga makuha ulit yung bata. And this time around, kami na po magsasabi sa inyo. Kapag hindi niya sinuli, ako na mismo magsabi sa inyo, wala pa ng isang salita si Douglas, huwag mo nang ipakita yung bata kay Douglas dahil matigas ang ulo, pati kami, hindi na nirespeto. O di po ba ma'am? Good deal ba yon? Opo. Okay na sa yung gano'n, arrangement. Pero siguraduhin niya po na ibabalik po niya. Opo, kami po ang gagawang paraan na masiguro. Sir Douglas, hindi mo kami hiyain. Opo sir, opo sir. Dahil kapag kami napahiya kay ma'am Herlene, alam mo na, tutugisin ka namin. Opo, opo. May kalalagyan ka sa amin, tama? Opo sir. At hindi mo i-brainwash yung bata na huwag ka nang bumalik doon kay mami, dito ka na, etc., etc. Huwag mong gagawin yon. Kasi pag nakita namin, naramdaman namin na gano'n ang ginawa mo o ng mga paryentes o mga kamag-anak mo, i-brainwash mo yung bata para huwag nang bumalik kay Ma'am Herlene, ikaw at mga kamag-anak mo ang babalikan din namin. Apo sir, apo sir. O ma'am, narinig niyo po ang pag-uusap namin, Ma'am Herlene, mukhang maayos naman. Ay, sige po, alam po sa inyo, sige po. Kung ma'am, thank you. Para mawalan na po yung, para matapos na po yung gulo, idol. Kasi na, ilang taon na po yun. Apo, apo. Ma'am, naunawaan ko rito. Ma'am. Pwede po bang magpatulong sa inyo na pwede pong ma-delete na rin po yung video? Ma-delete. Sige po, sige po. Tama, isa sa mga kasunduan at ang gagawin natin sa kasunduan na yan, yung i-delete ni Sir Douglas ang video. Sir Douglas? Apo, sir. Ngayon pa lamang, paki-delete na yung mga video? Apo, copy, sir. Okay, mga picture lahat. At wala nang mga pahagingan o kahit na the place, kung ano man tawag doon, sa social media. Apo sir, apo sir. Ma'am Lenny Tamayo, MSWD, Pontevedra, Capiz. Yes, sir. Ma'am, kailangan po namin ng inyong tulong dito, Ma'am Lenny. Ito po, yes, sir. Napagbati ko na po itong si Sir Douglas saka Ma'am Erlyn at tungkol doon sa hiraman ng mga bata. Kayo po ang magtitistigo at ang si Atty. Gary tungkol po ng ACS parties ang gagawa po ng agreement. Tungkol doon sa hiraman sa bata. Kapag hindi sumunod tong si Sir Douglas, eh kami po ang habol sa kanya, maging kayo po ha, tutugisin natin pareho itong si Sir Douglas pag hindi sumunod sa usapan. Okay po, ay kapit sir. Ay, kasi sir. Po sir, yung ang totoo lang sir po, may agreement po sila sa barangay. Opo, opo. Pero yung babae mismo yun sir, yung hindi tumupad. Ah!
Si Herlaine, hindi po si Douglas. Oo, hindi si Sir Douglas. Ah, okay. Yung babae, sir. Yung babae. Bakit ma'am niya nasabi nyo na hindi tumupad si ma'am? Kasi may agreement kami na, may agreement sila, sir, na pag Friday, ibigay niya sa ano sa husband niya. Okay. Sa father ng bata. Opo. Pag Monday, ibalik ng husband. Okay. Pero nang pinuntahan niya si yung sa agreement nila, wala na sila sa ila tinitirahan, sir. Yung time na yon, ang gusto niya kasi kasama ikapalit ng babae ko. Eh, pero alam niyo naman po yung issue ng babae ko, kaya hindi ko po yun binigay sa kanya. Okay lang yun ng babae. Kaya, Berlin, okay ba, di ba, nag-agreement na kita sa babae na hindi pwede yung babae kasi alam mo naman kung anong, ano. Pero yung lalaki, hindi mo sana tinago sa, sa father niya. So nag-report dito si Jogla sa akin na hindi ka daw tumupad. Tinago mo na sa kanya. Itinago mo na yung anak mo sa kanya. Ay kasi ang gusto niya nga po, ma'am, yung babae niya daw po yung kapalit. Oh. Na magsabay daw, hiramin niya rin yung isa. Eh alam niyo naman po, hindi naman po sila pwede mapaghiwalay. Tapos hindi naman po pwedeng matulog doon yung babae sa kanya. Ah, okay lang yung babae. Pero sana pwede lang niya mabisita yung anak, di ba, sa agreement natin. Oo, pero wala na yung problema kasi nandyan ka na kay Sir Rapi. Nagkasundo na kayo na mag-asawa. Pero sana tutuparin mo kung anong agreement na pagkasundoan nyo dyan. Di ba? Naputo lata si naputo Ma'am Herlaine. So ang hindi pala tumupad talaga Ma'am Lenny ay si Ma'am Herlaine, hindi si Sir Douglas. Oo, yes sir. Okay, sige, maliwanag sa amin yan, maliwanag sa mga nakikinig, nanonood ngayon. Mm-mm. Kasi kanina mukhang nabaliktad ata si Sir Douglas. Sige ma'am, kami po ang gagawa ng paraan. Of course, kailangan po ang inyong tulong din dito. Kayo po ang magpa-facilitate doon po sa paggawa ng kasulatan. Although ang magdadraft po niyan ay si Attorney Garrett. Ma'am Lenny, sobrang thank you, Ma'am Lenny Tamayo, ha? Okay, thank you, man, sir. Idol, what if po kung ayaw ko po talagang ipakita sa kanya yung mga bata? Pwede naman kung gusto niyo, ma'am, pero dadalhin po namin to sa korte. Iko-korte po namin to. And then tingnan natin kung ano po yung maging pananaw ni judge sa kasong ito. Isang taon na din naman po siyang hindi nagsusuporte. So ano pa din po yung hinahabol niya? I mean, Ma'am, bilang biological father, may karapatan naman siya sa bata siguro, di po ba? Baliktad rin natin sitwasyon. Kunyari, ikaw po ang ngayon ang pinagkakaitan ng bata at ikaw ang biological mother at tayo siya yung ipahiram. Di ba masakit? Di ba, ma'am? May puso ka pa ba? Opo, okay. Naiintindihan ko po naman po yun, sir. Sigurado ka na pa dyan sa lalaki mo na hindi yan yagalaman yung mga anak mo, hindi yung sasaktan yan. Sigurado yan lang naman yung hihingi. Yan lang naman yung hihingi ko sa'yo eh. Nang mag-iisang taon, siya po yung nagpo-provide ng pangailangan namin. Okay. Kung dapat niya, supposed to be siya ang ama, dapat siya. Sir Douglas, gusto ko po, dapat nagsusuporta kayo sa mga anak nyo. Tama yun, may dalawang trabaho ka na, very good. Aha. Pero tuloy-tuloy mo na yung pagsuporta sa mga bata. Okay, huwag ka maging pabaya, sir. Sir, may explain ko lang din po about sa sustento po. Gusto ko po nga sana magsustento sa mga bata. Mm. Dahil kaso, hindi ko nga alam kung saan sila nakatira. Pag cash naman kasi, sir, nagawa niya na kasi nung sa una niyang lalaki, yung perang pinapadala ko, parang doon na rin napuputa, hindi na lang makakain na maayos yung mga bata. Teka muna, sa unang lalaki, so ibig sabihin, pangalawang lalaki na itong kasama niya ngayon? Oo, pangalawa na po yan. This time, magkakaroon po ng kasulatan para pag-ayusin kayo. Okay? Ngayon, ma'am, Herlaine, pumayag ka na kanina. Pero pag hindi ka pumayag, ikukorte po namin to. Kayo po ay masasampinan ng judge, syempre, para magbigay po na inyong panig. Okay, ma'am? O gusto nyong, yun na lang, original na pumayag ka na? Yes po, Idol. Sige, ma'am, pupunta na po kami doon, ha? Sige po, darating kami dyan sa copies. Okay? Syempre, ma'am, ayaw ko masayang yung... Ang gusto niya mangyari, mahiram po yung bata, maghihiraman po kayo. Kasi ma'am, maghihiraman po kami. Kasi ma'am, pag dumating kami dyan, tapos nasayang po yung pamasahe ng mga reporter at napunta sa wala, iakit po namin sa korte yung kaso. Maghihiraman po kayo, yes. Sana mag-isip ka naman, hindi naman para sa akin yan, para sa mga bata.
lumaki silang may tatay na sumusubaybay. Alam mo yan, dahil dyan ka galing, di ba? Dapat, in the first place, ikaw nag-isip niyan eh. Na hindi mo bigyan ng broken family yung anak, mga anak mo. Saka, may tiwala na po ko sa inyo. Opo, ma'am. Promise, kapag halimbawa, ma'am, eh, naging pabayato si Sir Douglas at hindi niya tinupad yung usapan, tutugisin po namin siya para sa iyo. Okay? Opo, sige po. Tsaka, idol, pwede ma'am po bang yung anak ko ng lalaki, hindi po pwedeng babae? Bakit po hindi pwedeng babae? Ano pong problema doon? Kasi may issue po kasi yan doon. Kasi may kapatid dyan siya na baliw. Hindi ko alam kung baliw or nakaintindi naman. Pero parang wala sa pag-iisip. Okay. Yung bata po kasi, minumulat siya po kasi. Tapos, ayoko talaga usapan to. Idol, okay, sige. Okay, okay na ma'am. Okay na ma'am. Sige. Huwag niya tuloy. Basta ang nag-ano, hindi itong si father, kundi yung kamag-anak. Opo. Kaya lang hindi po siya naniniwala na gano'n yung ginagawa ng kapatid niya. Okay, butit nabanggit niya yan, ma'am. At inaamin mo naman, sir, Sir Douglas, tayo mo pa rin maniwala? Po, hindi talaga ako naniniwala, sir, kasi kung mayroon mang gano'n na mangyayari, sir, alam ako unang makakaalam nun. Ganito po ang gagawin natin. Okay. Okay ba sa inyo, Ma'am Merlin, ipapakiusap natin sa isang child psychologist? Malalaman yan, lalabas yan, para magkaalamanan talaga. Hindi po ba matutrauma yung bata, sir? Kasi babalik na naman sa age ngayon. Well, I don't know. Pero ang sa akin, ma'am, kung tamang mga tao ang magpag-usap sa bata para tanungin yung inyo pong pinagdududahan, eh, ako, mga professional naman po ito, mga child psychologist, psychiatrist, social worker na bihasana sa pagtatanong ng tamang mga katanungan para sa mga batang ganitong sitwasyon may problema, I don't think na matatraumatize ulit yung bata. Well, depende po sa gagawin ng assessment, sasabihin po namin yung kwento. Kapag sinabi nila hindi, kaming bahala, then ituloy natin yung pag-interview and assessment kung talagang totoong nangyari yon. At kapag nangyari po yon, talagang totoo, then meron na po kayong dahilan para hinding-hindi na papahiram yung babae na anak nyo dahil nga dun sa insidente. Po, idol, pwede rin po. Ah, sige, ma'am. Sige, so double ang gagawin namin. Bukod sa pag-ayusin kayo para magkaroon ng kasulatan, mahiram ni Sir Douglas yung mga anak nyo, ipapa-evaluate natin bata sa mga professional na mga social worker at ang mga psychologist para tingnan kung talagang totoong may nangyari sa anak nyo na kagagawan po yung kapatid niya na may problema sa pag-iisip o kamag-anak. Okay, ma'am? Opo, idol. Salamat po. Kaming bahala, sagot namin yon. Thank you po so much, Mama, Ma'am Herlin. Magandang hapon po, Madam Herlin. Opo, salamat din po, idol. Magandang hapon din po. Sir Douglas, hintayin mo po. Parating na po yung mga reporter namin, Sir Douglas, ha? Opo, sir. Salamat po. Sir Douglas, pakibura na po, ha, yung video at saka yung mga post, mga picture, ha, Sir Douglas, ngayon. Opo, copy po. Ingat po kayo, Sir Douglas. Opo, thank you po.